Hello everyone! Welcome to my channel. Today, magluluto tayo ng ginataang manok. Samahan niyo ako sa aking channel, which is Candy's Twist. Huwag po kayong mag-alala, hindi lang po kayong nalilito at nabubulol. Ako man ay nalilito at nabubulol din. So ngayon, gagawa tayo ng masarap na ginataang manok. Isahan na natin. Sa ating pan, maglagay tayo ng oil. Lagay tayo ng sibuyas. Yan, kisahin lang natin. Pag umamoy na, pwede na nating isunod ang ating garlic. So, hindi ako masyadong meticuloso sa pagluluto. As long as naamoy ko na yung aroma ng isang ingredient, okay na ako doon. Meron kasing medyo particular sa mga steps o sa pagluluto. So, next natin yung ginger. So, ang ating purpose dito ay pasimplihin ang ating mga typical na mga niluluto. So, kapag naamoy nyo na uli ang ginger, ilagay nyo na yung adobo cut na chicken ninyo. Yan. So, sa aking niluluto ngayon, gumamit ako ng 8 pieces na chicken. Tapos, lalagyan natin ng tatlong kutsarang patis. Yan. At this point, lalagyan na natin siya ng mga pampalasa. Ground pepper, depende sa inyo kung gaano kadami. Kung mahilig kayo sa maanghang, damihan nyo. Kung hindi, hinay-hinay lang. Next natin, yung ating chicken or cube. Ito, additional pampalasa to. Kasi masarap yung sabaw natin, may linamnam ba. Yan. Next natin, yung salt. Medyo dinamihan ko ng konti kasi 3 tablespoon lang naman yung aking ginamit na patis. Then, takpan natin. So, according dito, 10 minutes later, makikita natin, yan, nag-iba na yung kulay ng chicken natin. Meaning, kailangan na natin siyang haluin. At, dagdag na natin yung ating coconut cream. Kung mapapansin ninyo, merong sabaw yung chicken. Kanina wala naman tayong nilagay na tubig. Natural yun sa chicken, nagkakaroon talaga siya ng sabaw kapag niluluto natin. So, huwag nyo munang dagdagan kung ang tension natin ay konting sabaw lang. So, after natin ilagay yung half ng tetra pack na coconut cream natin, takpan uli natin. Pakuluan uli. Kung mga 5 minutes. After 5 minutes, yan, makikita na natin yung chicken natin parang nasisira na yung form niya, yung mga balat niya, yan, umaangat na. Ibig sabihin, luto na yung loob ng chicken natin. That's the time na ihahalo na natin yung mga vegetables natin, yung carrots and potatoes. Pwede nyo rin itong dagdagan ng other kind of vegetables, like yung bagyo beans, pwede nyo rin yan kung gusto nyo. Kung gusto nyo pinanyahang manok, pwede nang dagdagan nyo ng pineapple tidbits, yung mga ganyan. Pwede na rin yan. Masarap yun. So, yan. Haluin na natin and then tikman uli. Yan. Kung may medyo alanganin kayo sa niluluto nyo, titikman nyo. Okay, mas magandang tinitikman ang ating niluluto para sure ball tayo na masarap. Okay. After nating ayusin ng ganyan, yan, takpan na natin uli. Pakuluan uli natin niya ng 10 minutes uli para naman yun sa gulay. Para medyo manuot yung coconut cream sa gulay pati sa manok natin. So, yan, haluin natin. Nakikita nyo, hindi naman siya maraming sabaw. Sabaw lang yan ng chicken, tsaka nung coconut cream. Sarap yan kapag ganyan kadami lang yung sabaw. Now, ilagay na natin yung natitira nating coconut cream sa ating niluluto para hindi sayang. Yan. Lagi kong ginagawa yan, half muna sa umpisa
para yung ating sabaw creamy pa rin pagdating sa dulo. Tapos idagdag na natin yung panghuli nating ingredient na bell pepper. Nasa inyo kung gaano kadaming bell pepper. Okay din ang madami, masarap rin yun. Yan, haluin ng maigi. Pakuluan yung bell pepper. Remember, hindi naman siya ganun ka tagal lutuin. Kaya siya yung panghuli. Papakuluan lang natin ng konti pa yung ating, itong ating ginataan. Dahil dun sa inad natin na coconut cream. Para mas maging creamy pa siya. Yan. Yan ah. Diba? Ang bilis lang. Siguro, naghintay lang ako ng mga 1 minute lang noon. Tinitig-titigan ko lang siya. Ngayon, nilalagay ko na siya sa plato. Okay? So, ganun lang po kadali ang pagluluto ng ginataang manok. Yan. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Like and comment. Hit the bell button para po ma-notify po kayo every time na meron tayong bagong video. Yan na ang ating ginataang manok. Tingnan nyo naman. Frozen yung aking. Salamat sa panonood. I hope you like this video and I hope you like the rest of my video. Check those thing out. Baka meron po kayong matutunan sa akin. I-comment nyo lang po kung may suggestion po kayo. Salamat po sa panonood and ingat po palagi. Thank you for watching. Goodbye.